Hello channel, this is Leia. Ngayon, i-share ko sa inyo ang aking money tree. Ayan, di ba? Ang laki-laki na niya. Tatayo ako. I'm 5 feet, oh, kasi laki ka na siya, oh, di ba? Ang lash-lash pa niya, oh, ang dami na niyang leaves. So, money tree. Bakit money tree? Nagmamagnet daw to ng money. Maswerte daw sa ating tahanan. So, wow! Ang ganda, diba? At saka, nagbibigay to ng good luck at good fortune sa ating buhay. O, diba? Ang sarap mag-alaga nito kasi maraming benefits. At isa pa, isa rin siyang air purifier. So, ng hangin. Natatanggal niya yung mga toxins ng hangin. Yan, o diba? Ang ganda. At once daw, ito ay nagkaroon ng 7 leaves. Sumobra na ako. Pag nagkaroon daw ito ng 7 leaves, magkakaroon daw ng magandang swerte na papasok sa iyong buhay. O diba? Ang ganda. So, ito. So, nakakita ako dito ng 7, parang ganito, oh. So, bilangin natin siya, ha? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, diba? Bagong leaves lang siya, oh. Musbong na siya ng 7. Wow, ang ganda. Ibig sabihin, may papasok na swerte sa akin. At saka, hinahanap pa tayo ng 7. 7. Ayan. Ito. Lang, ha? Ayaw niya magpakita. So, ito, sample din to. 1, 2, 3. Lang, ha? Magaling. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 din siya. Mga bagong sibol lang din siya, oh. Wow, ang galing, di ba? Nagkaroon na rin ako ng 7 na money tree. O, di ba? Ang galing. So, ayan. Napakaganda niya na air purify sa ating tahanan. So, pwede siya indoor, pwede rin siyang outdoor. O, di ba? Ang galing. So, ito, napakadali lang nating alagaan. So, ito, kapag gusto natin siyang, kahit naman to sa labas lang, pwede naman siya. Kasi nga, lalo na pag ganito nakalaki, pwede yan natatamaan, full sun at saka pwede rin sa, nauulanan siya lagi. Basta maganda lang yung drainage niya. Yung drainage niya ay nagpo-flow lang lagi. Malalaki lang yung drainage niya, nagpo-flow lang lagi yung kanyang water. O, diba? Para lang hindi siya nabubulukan ng ugat. So, tuloy-tuloy lang siya. O, diba? Kasi lang kapag ifinulsan natin siya, ayan, tulad nito, nagkakaroon siya ng mga, ganyan, brown spot talaga. So, okay lang naman din kasi after naman ng nagkakaroon naman siya ng mga bagong usbong. Ayan. Nagkakaroon siya ng mga bagong usbong, kaya mabilis lang din naman siya gumami. Then, kapag ka ipopropag, ay pwede rin naman kung talagang kasi nga purify siya, pwede siya indoor, basta ilalabas lang natin siya, kahit morning sun, maarawan siya, pwede rin. Then, kapag ka shaded area, mas okay para maiwasan din natin yung mga brown spot na yan, diba? Tapos, then, kapag ipopropagate natin yan through cuttings, pwede rin, at saka through marker, pwede rin natin yan, lang tayo dito, kikis-kis lang tayo dyan, then lalagyan natin siya ng soil dito sa gitna, sa pinagkis-kisan natin, yung kikis-kisin lang natin yung pinakabalat niyan. So, yan. Pag kiniskis natin yan, yan lang yung lalagyan natin ng soil, then lalagyan natin ng plastic. So, maganda kung lalagyan natin ng kokopit tsaka loam soil. Ayan. Yan, mamarkot natin siya para magkaroon siya ng ugat. Then, pagka nagkaugat na siya, ayan, pwede na natin siyang putulin. Diba? Yan, mamarkot natin. Pero, pwede rin naman siya through cuttings. Puputulin lang natin siya din sa medyo matibay na stem. Then, pagka pinutol-putol na natin siya,
Ayan. Then, yung pinakadulo na pinagputulan natin, kakaskasin lang natin ng konti. Ayan. Kakaskasin lang natin para mabilis siya magkaroon ng ugat. Then, yun yung ilalagay natin sa soil. O, diba? Andali lang yan. Parang yan yan. Tapos, hayaan lang natin. Kailangan hindi lang nagagalaw-galaw yung pinaka tinanim mo. Kasi nga, para mabilis siyang mabuhay. At, dapat shaded area lang para mabilis siyang magkaroon ng ugat. Kung gusto natin lagyan ng ano, lagyan natin siya ng egg shells. Diba? Para mabilis siyang tumibay yung ugat niya. Diba? Hindi siya mahirap pang maglabas ng ugat. Patulong din yan kasi calcium din yung mga durog na itlog. O diba? Napakadali lang niyang paramihin. Yan. Diba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Thank you.